Yung one-sided limit po ba yun, sir? Oh, tapusan natin yung one-sided limit, di ba? One-sided limit and then opo. Limits at infinity, natapos na rin natin yun, di ba? And infinite limits. A video po, sir. Sige yun. Panoorin nyo na lang dun ulit and then we'll proceed with the next topic. Medyo late na pala tayo. Na tayo sa susunod. Ay. Ano tayo? So, let's proceed with derivatives. So, anong ibig sabihin ng derivatives, guys? Pag sinabi natin derivatives, kalimitan ang ibig sabihin nito in a layman's term is a rate of change. Okay? Or sometimes, kapag geometry naman ang pinag-usapan, it's also the slope of the tangent line. Itong mga ito, maririnig nyo ito later on. Pero paano natin kunin ang derivative? Di ba? Ang ganda ng background. May pa akong background. Naririnig yan. At yun na, meron akong background na makulit. So ano yung mga kailangan nating tandaan or ano yung kailangan nating gawin dito sa topic na ito? So first is, we'll try to be able to know the derivative formulas. Okay? And then we'll try to, ito ang focus natin dito is to memorize these formulas. Hindi tayo magpo-focus. Actually, we can try to find the derivative using the definition, pero hindi yun ang focus natin. Ang focus natin dito is we'll try to get the derivative using these theorems. Okay? And then, paano natin kunin to? Ito yung mga yun. So, first is, we'll try to define derivatives. Kaya, diniscuss natin yung limits before kasi dun actually magbe-base yung definition on derivative. Okay, so we'll have the rules for this parts. We have constant power, constant multiple, and so on. Ang focus natin for today is on the product and quotient rules. Product rules and quotient rules. Okay. Maybe next meeting, tutuloy tayo sa exponential and natural logarithmic functions. We'll try to get that. And then, we'll also have the chain rule and then other derivatives. And then aside from this, we'll also have implicit and implicit differentiation. Okay, gagamitin natin siya kapag yung ating ating function or ating equation is not written or not is not is not written in a way wherein one variable is already solved in terms of the other. Paano pag halo-halo yung mga variables sa isang part, how are we going to get the derivative? Ang tawag natin doon ay implicit differentiation. Okay, and then afterwards, we'll try to do, parang pag halo-haloin natin sila, paano natin siya gagawin. Okay, so ito yung basically, after which, dadagdagan natin pala to later on, aside from the natural exponential, natural logarithmic, we also have some other transcendental just like your trigonometric functions. Okay, so let's define the derivative. So ito yung definition na. So the derivative of f or a function of f is given by f prime of x. So ang notation ng ating derivative is f prime of x. Okay, so if the function is f of x, the derivative is f prime of x and it's given by itong limit na to. Limit of f of x plus delta x minus f of x over delta x as delta x approaches 0 if this limit exists. If this limit exists, this is the derivative. Otherwise, we don't have a derivative. So dapat the limit exists first before we can have the derivative. So, but usually, if you would recall, yung limit hindi lang siya nag-exist if the function has a discontinuity, di ba? Or hindi lang discontinuity. Kapag hindi talaga nag-exist, just like the one-sided limits natin, dun lang naman siya hindi nag-exist. If the limit exists, then derivative is just plainly this derivative. It's just plainly this limit. So, geometrically speaking, kapag kinuha natin yung... Kasi nawala akong... Makikita ba from here? If you... I don't have my whiteboard. Maybe by next meeting, I'll have my whiteboard.
So, yung limit natin, if you try to do it using a graph. Kunwari, ito yung graph ng ating function. Nakikita ba siya? Kunwari, ito yung graph ng ating function. Okay, so, if I have this, if this is my, for example, this is my x. Okay, nakikita? This is my x. And I have another another x coordinate wherein it's delta x away from x. Kunwari, I have another one. Kunwari, this is delta x length. Okay, I have to get this point here. Okay. Kung ito ay delta x, from here to here is delta x, and this is x. This is just x plus delta x. Right? Nakukuha ba? So parang meron kang any value of x, and then you have sort of a distance of from x to be delta x, we have an x. Kunwari, ito ay 1. Kung kunwari, ito ay 5. So, magiging 6 lang siya. Okay? So, or a very small delta x. Now, if this is x and this is my f of x, okay, kung ito ay x, ito ay magiging f of x natin. Ito yung f of x natin. Yung y value niya. Diba? Pag meron tayong graph, kung ito yung x, yung y value niya, f of x lang. Kung ito naman, kung kinuha natin sa ito yung magiging f of x plus delta x natin. Can you follow? Parang ganyan siya. Okay. Now, so, kung titingnan natin, if we try to find the slope of this line, line segment, okay, wherein we have these two points here, diba pag kinuha natin yung slope ng line segment, kailangan lang natin kunin yung difference nung y coordinates divided by the difference of the x coordinates. So kapag kinuha natin yan, ano yung y coordinate natin dito? F of x plus delta x, di ba? So parang magkakaroon lang tayo ng f of x plus delta x, okay, minus f of x. Parang yun yung difference ng mga y coordinates natin. Divided by yung ating x coordinate na una na x plus delta x minus yung ating x. Right? So, pag sinimplify natin ito, magiging, makakalabasan lang natin ito ay f of x plus delta x minus f of x. Yung sa denominator natin, mawawala lang yung x, di ba? So, matitira delta x lang. So, titingnan natin siya. Okay? Ito, itong kinuha natin na slope ng line segment natin dito sa graph is just kung ano yung naandito sa definition ng limit natin. Okay? So, dun galing yung ating definition niya. Ang ibig sabihin lang nito, if you look into the definition, yung f of x plus delta x, f of x plus delta x minus f of x, itong naandito sa ating definition, over delta x is just the slope of the line segment that I've shown you a while ago. It's just actually, ang tawag natin dyan kapag meron tayong two points, on the graph, ang tawag natin dyan, and then we connect it with a line, ang tawag natin dyan ay second line. So basically, ang kinukuha natin dito is the slope of the second line. So, anong ibig sabihin naman, kapag ginawa natin, sabi dito, we have to make your delta x approach zero. In other words, if you go back to the graph a while ago, yung ating delta x natin, pag gagawin daw natin, ay gagawin natin siyang papa-approach natin si 0. So, ibig sabihin, papalapitin natin yung x at saka yung x plus delta x. Okay? So, pag pinalapit natin siya, ang nangyayari dyan, geometrically speaking, yung second line ay hindi na siya naging second line, kundi yun ay magiging tinatawag nating tangent line. If you have notion of your tangent line, it's just a line wherein there is sort of an epsilon na parang pag tinignan natin, hindi siya parang alam niyo yung tangent line, di ba? Kapag meron tayong circle. So if you have a circle, yun ang pinakamadaling illustration ng tangent line. If you have a circle, guys, anong ginagawa sa tangent line? Parang meron ka lang, pag may isa kang line, okay? Wherein the, if you have a line, and then kapag meron kang dumikit na circle, kapag tiningnan mo, meron ka lang isang point na nakadikit yung ating circle. Okay, di ba? So, ang tawag doon, at that point, ito yung point of tangency, ito naman yung tangent line. So, parang yun ang ginagawa doon sa derivative.
we are making your delta x approach zero, so we are actually assimilating the tangent line at that point x. Okay? So if that limit of if that limit as you make your delta x approach zero and it exists, then we have the derivative. And basically, by looking into what we did a while ago, the derivative is just plainly the slope of your tangent line. Kaya, pag sinabi nating derivative, is just simply the slope of the tangent line. We can actually use this definition to find for the derivative of any function. Yun nga lang, it's quite tedious. Medyo, hindi naman sa mahirap, or sabi mo natin mahirap, pero napaka masalimuot, especially if your function is already not, kahit hindi po masyadong complicated, nagiging komplikado agad kapag kinuha natin yung derivative using this definition. Okay. Aside from that, aside from knowing the fact that the definition of a derivative is the slope of your tangent line at any given point, you can actually look into the definition of the derivative as a rate of change. Parang tinignan mo, ito di ba, yung ating numerator ay difference in y, parang delta y lang ito, di ba? Ito namang nasa baba, delta x. So parang titingnan mo, you are just considering a rate of change, di ba? Kapag meron tayong something over something, you are considering a rate, specifically a rate. If you make your delta, parang yung delta x natin, gawin nating time, you are considering a rate of change. Okay? And since we are making your delta x approach zero, we are actually getting not only a specific rate of change, but specifically, ang tawag natin dun ay instantaneous rate of change. So kung naalala nyo sa physics nyo, merong tinatawag tayong velocity, di ba? Ano naman yung instantaneous velocity? An instantaneous velocity, yun yung velocity at a given instant. So same thing with the derivative, we are getting here the rate of change at a given instant. Kaya tinatawag sa instantaneous rate of change. Okay? So enough of those things. Ang focus natin for today is not doing those medyo technical na mga bagay, but we are to find the derivative. Not using this definition, but meron tayong simpler ones. Okay? So, I can give you examples of this later on, pero dahil hindi na focus natin, pwede natin i-skip na natin. You can actually look into your module na andun ata, if I'm not mistaken, nasa module nyo example on how we can find the derivative using this definition. Okay, so panoorin, basahin nyo na lang. So let's have sabi dito sa sunod. Let's have this theorems na lang kasi ito yung mas importante at saka this basically kung gagamitin natin yung definition, ito rin madali makukuha din natin yung derivative using this, mas mabilis at mas madali. Okay, so let's start first with the very simple one. The derivative of any constant is zero. Okay? So if you would recall, kapag meron kang constant, di ba horizontal line lang yon. So you can actually look at it as a horizontal line. So ang slope niyan ay zero. So kaya ang derivative niyan ay zero. Next. Ito yung power formula. If you have an x to the n, you can just simply get the derivative of that by putting the exponent n down and then subtracting the exponent by 1. So notice this is applicable to any value of n. So kahit yung n natin ay kahit anong real number actually, pwede isang negative, pwedeng positive, pwedeng decimal, pwedeng fraction, pwedeng whole number, basta real number, mag-work tong ating theorem. Mag-example tayo. Okay, so specifically, kapag x na lang siya, naging 1 na lang. Kasi yung exponent tong x, di ba, 1 lang siya. So ibababa natin yung 1 dito, ang magiging exponent ng x natin dito ay 0. Di ba? So x to the 0 ay, if x is not 0, so we have 1. So ang derivative ng x ay 1. Parang basically, para ka lang din nag-algebra dito. Nag-divide ng dx divided by dx, of course it would be 1. Next. Ito naman yung tinatawag nating constant multiple. Okay? So, if you have a constant multiple sa ating function, pwede mo lang i-factor out yung constant and then proceed with getting the derivative of the other factor. Guys, let me emphasize this, guys. Ha? Constant multiple lang, ha?
pag hindi na siya constant, hindi nyo na basta-basta kukunin or if factor out yung isa, kunin yung derivative ng iba. Meron tayong ibang way on how we can do that. Okay? But again, take note, kapag constant multiple, pwede mo lang siyang i-extra. Parang ilalabas mo lang siya dun sa pagkukuha naman ng derivative and then proceed with getting the derivative of the other factor. Okay? So, malinaw pa ba as of now? May tanong? Wala pa? But I believe all these things are nasa basic calculus yun nung grade 11 ata kayo. So, maalala na kayo. Okay, next. Next natin is sum difference. Okay? So, if you get the derivative, kapag meron kang sum, all you have to do is to get the derivative. Parang gagawin natin, iisa-isay natin yung derivative, saka lang natin i-add or subtract. Okay? Example tayo. Mamaya na nga lang, tuloy na lang natin muna. Okay, so ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, unlike yung sa theorem number 3, okay, sa theorem number 3 ay constant multiple. Ito, both of the factors are not anymore constant. So basically, you can actually still use this in getting number 3, pero specialized case yung number 3 wherein one of the factor is a constant. Paano pag hindi constant yung isa? Okay, so ang gagawin natin ay we will try to use this formula. Okay, so what we are to do is first is we copy one of the factor and then multiply with the derivative of the other factor plus copy the second factor and then derivative of the other factor or the first factor. Guys, tingnan nyo yung pagkakaiba nito dun sa number 4, theorem number 4. Dun sa number 4, kapag sum or difference, parang di-derivative lang natin, parang i-distribute natin yung derivative sa ating sum or difference. Parang di-distribute lang natin yung derivative, sort of. Di-distribute. Wherein we get the derivative of u and then plus minus derivative of v. Pero sa quotient, take note ha, hindi basta-basta kapag ginawa ng derivative ng product, hindi kukunin natin derivative nito times derivative ng pangalawa. Mali. Okay? Tandaan ha, when getting the derivative of a quotient, derivative ng product, ang gagawin natin is copy the first factor, derivative ng second, plus copy the second factor, derivative ng first. Okay? Pagkakalimutan yun ha. And then, let's have this number 6. Ito naman yung quotient rule. So, quotient rule naman is that what we have to do is ganito naman. Okay? So, what we are to get is, first is, ito yung denominator. Okay? So, yung denominator, kukopyin lang natin, and then derivative nung numerator minus the numerator, derivative nung denominator. Take note, we have a divisor here. We have to divide the whole thing, the whole difference by the square of the denominator. Okay? Ito, tandaan nyo na. Medyo komplikado ng konti yung ating quotient rule, pero sana tandaan natin to. Kasi kapag hindi nyo tinandaan, mas mahihirapan ng ating mga buhay buhay. So, we have to remember it. Okay? And take note guys ha, unlike dun sa number 5 naman, sa number 5, plus lang yan. So, pwede mong mapagbaliktad dyan. Kasi sum lang yan. So, you can interchange. Diba? If you have a sum, commutative lang naman yan. So, pwede natin mapagbaliktad. Pero ito sa number 6, take note, we have a difference here. Okay? So, minus ito. So, pag minus, kapag napagbaliktad mo yan, na nga, mali na agad. Okay? So, ingat tayo sa ganun. Mali na po. At dapat, take note ha, nauuna yung numerator muna. Numerator, derivative ng denominator muna rather. Denominator, derivative ng numerator, minus numerator, derivative ng denominator. All over the square of the denominator. Okay? So, tatandaan to. Pag napagbaliktad dyan, mali. Okay? Unlike dito, na pwede mong magbaliktad dyan kasi sum lang naman. Okay? Malinaw po ba? So, example tayo para mas madali natin matandaan siya. Ay, dumami na kayo. Nagulat naman. So, for the benefit of those who just came in, I've just finished showing you the
the 6 theorems in getting the derivative. Okay? Actually, 6 theorems in getting the 6 basic theorems pala, actually. Okay, so let's continue. Sample muna tayo bago tayo magtuloy dun sa ibang. Tapos tayo dito, wait lang. Sino yung mga example natin na tayo napunta doon? Anyway, yan. Wait ka lang guys. Hindi ko mahanap yung next na slide natin. Wait lang ha. Okay, ito. My gosh, you only have 10 minutes. Guys, pag natapos, paki-join na lang ulit ha. Ano nangyari dito? Okay, nahanap ko na siya. Okay, tayo guys. So, okay, kunwari ito. So, how do we get the derivative of this function? So, notice, ito, meron tayong constant multiple dito, di ba? And then this is just difference, this is a sum. So parang pinaghalo-halo ko yung sum, tapos yung may constant multiple, at saka difference. So how do we get the derivative of this? Kung dahil constant lang ito, kukopyahin lang natin yung 4, right? Okay? Tapos ito, power formula x to the 5. Kung meron tayong x to the 5, anong gagawin natin? So dahil four, may 4 tayo dito, yung x to the 5, paano yung derivative niyan? So ano magiging derivative ng x to the 5? So sa ating second theorem, ang gagawin natin, i-bring down natin yung exponent na 5 and then babawasan natin yung 5 ng 1. So, mangyari. So i-bring down natin itong 5, so mangyari, mumultiply lang natin sa 4, right? So, magiging 4 times 5, which is 20, x to the 4. Okay? And then, ito naman, dahil difference yan, kukopyan lang natin yung minus, constant ulit ito, so kukopyan natin yung x, ang derivative, copy natin yung 3, and then derivative ng x ay 1. And then plus, derivative ng constant na 0. So, magiging ganito. Okay? So, yung derivative ng 7 ay 0, so we don't need to write plus 0 there. It's just 0. And then simplifying this, so we just multiply 4 and 5, so we have 20 x to the 4 minus 3. Malino po ba? Malinaw? Pag may tanong, kung lang ha, taas lang ng kamay o kung ano man. Okay, magparamdam na lang. Okay, number 2. Paano naman kapag ganito? Okay, quotient agad ba yan? So, pwede natin gawa ng paraan. Tandaan, lahat ng alam niyo sa algebra, pwede nyo pa rin gawin. So, you can still simplify things before you can get the derivative. So, ano ibig kong sabihin? Yung ating ito, di ba pag nasa baba yung variable, ano ginagawa natin sa exponent? Pwede natin sa itaas, anong gagawin sa exponent? Magiging negative lang sa sasabihin natin sa isulat into this form, right? Tama? So ano nang pwede natin kunin yung derivative na mas madali? Unlike kung ito, ititreat natin ito as quotient, medyo masalimuot siya. Unlike kung ganito itsura niya. So paano siya gagawin, ano yung maging derivative? Constant lang ito, so ang derivative ng 1, 0. And then ito, minus, so copy natin minus, and then constant ulit, so copy, derivative ng x to the negative 6, so yung ito, sabi ko kanina, yung rule number 2 natin, kahit anong exponent ng x, basta real number, bababa lang natin yun, so ibababa lang natin si negative 6, imumultiply lang natin yung negative 6 kay negative 2, and then babawasan natin ito ng isa. So negative 6 minus 1 ay, ano sagot? Take note ha, it's negative 7. So ito siya. Right? So take note, wala na yung 1 kasi derivative ng constant ay 0. So copyahin natin si negative 2.
bring down negative 6, and then negative 6 minus 1, that's why it becomes negative 7. Simplifying this, so it's just positive 12 x to the negative 7, or you can write it as 12 over x to the 7. Okay, so one more. Ito naman, paano naman to? Ala, wala naman tayo na pag-usapang radical kanina, di ba? Pero bakit ito naisingit? Kasi kapag radical, pwede nating isulat naman siya into an exponent form pa rin. Right? So we can rewrite this into, kapag cube root, magiging, kung ano yung exponent, 1 lang to, di ba? So magiging 1 over 3 lang yung exponent ni x. Ito naman magiging 5 over. Kapag walang nakalagay sa radical, anong index natin dito? We have 2. Right? So we can write it into this one. Okay? So notice, yung ating ating function now ay x to the n na lang siya. So rule number 2 lang tayo. And then plus, so may combination ng rule number 4. Okay? So paano natin kunin derivative nito? So again, bring down natin exponent and then subtract natin ng 1. So yun lang problema natin dito. Ito na naman si fraction. How do you subtract fraction? So 1 third minus 1 ay? Ano yun? 1 third minus 1 ay? Negative 2 thirds. And then 5 thirds ay 5 halves naman minus 1 will just be 3 halves. Okay, so we have this. And it? Question? Wala. Okay, so let's have this. Ano man? Paano naman kapag ganito? Okay. Notice, ito, multiplication na to, di ba? So, hindi na siya tulad nung kanina kapag constant, tukopin yung constant, derivative nung pangalawa. Dahil hindi na constant ito, so ang gagamitin na natin dito ay product rule. Pwede rin actually hindi. Pwede natin itong expand. But for the purpose of discussion ng product rule, gawin natin yung product rule. So, paano natin gagawin yun? So, first is, we rewrite the first one. Okay? The first factor has an exponent form. And then, ano mangyayari? Sabi nung ating product rule, copy the first factor, derivative ng second, plus copy the second, derivative ng first. Diba? So, kukopyain lang natin yung una. Okay? Okay. By the way, you can actually use this this process para hindi masyadong nakakagulo. So, tawagin natin ito yung unang factor, ito pangalawa, and then we get the derivative of each separately. So, kunwari ito, x to the 1 half, derivative muna ng x to the 1 half, magiging, I'll bring down natin yung 1 half, subtract natin ng 1 half by 1, magiging negative 1 half, right? So, ito namang pangalawa, derivative ng constant, 0, derivative ng negative 5x, magiging negative 5, derivative ng x, 1, so kaya negative 5 na lang. Okay? Sorry, this must be V prime. Sorry, pakilagay na lang ng V prime. So, ilagay na nga lang natin. Ano? This one should be V prime. Okay. Okay, next. Paano natin kunin derivative? Hindi pa tayo nag-derivative ng F. Kinuha lang natin derivative ng bawat factor. So, pag kinuha yung derivative ng F, ang gagawin natin, copy the first derivative nito. So, kukopihin naman natin ito. Plus, copy this, derivative naman ito, so kukopyin lang natin. So ito yung magiging itsura. So first factor ay u, which is x to the 1 half. Tapos derivative nung pangalawa, so kinopyin natin ito. And then copy the second factor, derivative nung pangalawa, so we just copy the u. Saka na lang natin isimplify. Okay? Another method for this is actually easier. Pwede mo siyang i-distribute. Okay, pag dinistribute mo yan, you can do that. So, magiging x to the 1 half minus 5x to the 3 halves lang siya, and then you can now proceed with the derivative of that. Pares lang ang lalabas. After you simplify this. Okay? So, maybe you can do that for your, pwede niyong pag-practisan yun. So, we only have last minute. Okay, ito na lang. Okay, so let's have this. So, same thing. You can expand, pero ito medyo mahirap-hirap na tong itawag nito. Mahirap-hirap na tong expand. So, gamitin na lang natin ulit yung product rule.
So, kunin natin yung unang factor and then second factor. And then derivative nito, ito magiging 3x squared. Ito ay magiging plus 3. Ito ay magiging negative 2x. So, yun ang magiging derivative. At wala na naman si v prime dito. Okay, so let's place prime there again. So this must be v prime. Okay. So how do we get the derivative of this? We have less than 1 minute. So g prime will just be copy the first factor, derivative, copy the second, derivative. Okay, derivative of the first. So we have this. Okay. And then you just simplify. Sinabi lang simplify, expand, and then you combine like that. Okay, so we only have 1 minute. Maybe I can still, pwede pa tayong mag one more, okay lang ba, guys? Less than 1 minute. Pwede ba tayong mag-join ulit? After, or can you please turn on your camera, by the way, guys, para mag-picture.